Ang binitawan ng internet star na si Tim Sawyer laban sa kinakasama na si China Rotes. Ayon kay Tim ay tinatakot umano siya ni China matapos siyang kuhanan ng video nang puntahan niya ito sa bahay upang ibigay ang hinihingi nitong 300,000 pesos. Sa isang CCTV footage na ipinakita ni Tim sa publiko, makikita pa ang dalawa habang nagtatalo. Agad namang sumagot si China matapos kumalat sa social media ang post ni Tim. Sa isang Facebook post na ibinahagi ni Tim ngayong araw, sinabi nito na tinakot umano siya ni China matapos kuhanan ng video upang gamitin umanong panira sa kanya. Isang CCTV footage din ang ipinakita ni Tim sa publiko kung saan makikita ang kanilang pagtatalo. Sa unang bahagi nito ay makikita si China na mayroong isinusulat habang kumakain naman si Tim kasama ang ilang tao sa bahay. Maya-maya pa ay makikita na ang pagkuha ni China sa cellphone nito at kinuha na ng video si Tim. Ayon kay Tim, humingi sa kanya ng 300,000 pesos si China mula sa kinita nila sa kanilang mga vlogs. Una sa lahat, ilang beses mo na ginawa na ginagawan mo ko ng kwento tungkol sa madamot ako sa pera. Panimula ni Tim. Pero alam mo, umaasa pa rin ako na sana kagabi okay na ang lahat. Sinabi ko lang gusto ko isulat mo at pumirma ka kasi baka i-deny mo na naman, di kita binigyan ng pirma instead na maging masaya, binidyuhan mo pa ako. Para saan? Para ipahiya na naman ako sa Facebook at ilalabas mo na naman na ako yung may problema sa pera sa ating dalawa? Dagdag pa niya. Nagkakaganito ngayon kasi sumusobra na si China. Ngayong month lang na to nang hingi siya sa akin ng 100,000. Binigay ko sa kanya. Kahapon, kinukulit na niya ako sa another 300,000 na gusto niya kunin sa akin. Pero ano ginawa mo? Tinatakot mo naman ako bidyuhan ulit gaya ng pinapahiya mo ko sa mga tao. Ikaw ang kailangang magbago sa ating dalawa, hindi ako. Tipa ni Tim. Agad namang sumagot si China matapos kumalat sa social media ang post ni Tim. Anito, sinet up lamang siya ng lalaki upang magmukha siyang masama sa tingin ng iba. Iginiit din ni China na para sa kanilang anak lang ang kanyang ginagawa.